the preacher and the sender. Ano yun, pastor? Okay, ihahang ko muna kayo, sandali. Huwag mo nang mamamadali. Huwag mo nang maging excited talaga, pastor. Sige na, sundaban mo na. Hindi. Mag-fellowship mo na tayo. Amen? Amen? Parang, hindi pa man kayo nakabangon sa mga petate. Brothers and sisters, tayo huwag tumayo. Sige ho, tayo huwag lahat. I would like to request us all. Sige ho, I'd like us to greet one another. Let's leave out our chairs. Pumunta ho tayo sa tatlo, limang katao. I-embrace po natin. I-hug po natin. Huwag tayo hong maghihiyahiyan. Tayo'y mga kapatid po sa Panginoon. Sabihan po ninyo yung kapatid po na I'm very happy to see you today in the house of the Lord. Amen. Amen. Sige ho. Sige ho. Lapitan mo natin yung mga kapatiran po natin. Amen. 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 Praise God. And then, as you are coming back, way to your chairs, I would like to request us to remain standing. Manatili ho tayong nakatayo po. At magbigay ho tayo ng pagpugay sa salita ho ng Diyos. Reverence po sa salita ho ng Diyos. Ang passage po natin ngayong umaga ito ay kuha po galing sa Romans 10 verse Romans 10 verse 15. Okay po. And I would like us, if you can check out your Bible, follow with me, go with me po. Sa Romans 10 verse 15. Anyways, for all the rest of us, inisip ko talaga yung pangkalatan. Anyways, I included them already. Okay. I included them in my presentation. Sige po. Sana klaro po sa likod, ano ho? Okay po. Sige. Pwede natin basahin sabay-sabay tayo hong lahat. At the count of three. Okay, here we go. 1, 2, 3. And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. God bless the reading of His word. Obviously, to like how many of us, the passage po is quite familiar. Ano ho? Parang narinig ko na yung pastor eh. Pero de bale, God has, you know, one unique message, one unique word for all of us this morning. I'd like us to connect muna ourselves. Para na natin sa Lord. Okay, you see that? Si Ate Galeno, mami ni, ano, ni Ate Margie, Ate, good morning. At saka si Sister Gina, no? Another Sister Gina, yung kasama namin sa school. We would like to welcome them back, no? Ngayong umagang ito. So, yun na nga mga kapatid. Dapat ating matutunan, ladies and gentlemen, na isa ho, lima kasi ito. Dadahan-dahan ko siguro ho mga kapatid. So ngayong linggo, isa ho sa dahilan bakit tinawag tayo ng Diyos. Bakit ipinanganak tayo ho sa kingdom ni God. Yung pagka-born again ho natin ba? Lima ho ang dahilan. I think ang pangatlo ho sa ikalima ho mga kapatid, ang dahilan ho ng Diyos, tinawag tayo galing ho sa ating mga sarili hong kadiliman sa ating mga kasalanan para ho magamit tayo ni Lord na magdala din ho ng ibang tao ho sa kanyang kingdom. Sabi ho na salita ho ng Diyos, God doesn't desire or is not willing that any person will perish. Hindi ho kalooban ng Diyos, hindi ho gusto ng Diyos na kahit man lang isang katao, kahit na yun sasabihin natin yan, antigas talaga ng ulong tao niyan. Pakasalanan talaga yan. Kahit the most or the worst rejected person in the planet, kahit ganyan yan siya, mahal yan siya ng Panginoon. Walang kahit sino man o anumang klaseng tao, ginusto ng Diyos o dinidesire or willing ang Panginoon na mawala yan siya sa landas. Or he will go to hell. That inasmuch, brothers and sisters, ang lahat ho ay makalapit sa kanyang kingdom. And you know what? Ang ginagamit po ng Diyos, whom God is using as instruments, as vessels, are you, and all of us. Amen? Personally, thankful ako sa isang pinsan ho namin. Hindi ko talaga yun makakalimutan. 29 years ago. Of course, ang una ho niyang pinuntahan ho ang aking nanay.
Din sabi ng nanay ko, anak, ikaw muna doon ang magsali yung may little gathering ho kami. Ang tawag nila noon, yung krusada daw. It was a Christian crusade. Hindi ko, hindi pa ako very particular ano yung word crusade. At saka, yung first time na nag-join ako, yung mga tao pataas-taas sa kanilang kamay. Talagang, I felt it OA. Hindi kasi ako sanay. And every time people would say amen, and then, on the other hand, there will be those, there are those who would say as well, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, ano ba to? But you know what? When I heard the word of God, I said yes. Then later, I was understanding, yun pala no, ang dahilan pala ng Diyos na bakit ginamit yung ano, pinsan ko at natawag ako ng Diyos para din ako din ay makapunta at makapag evangelize din at makapag soul winning din at pagawa yung Great Commission sa Bisaya na mga big, no? Magdala din ng ibang souls sa kingdom ng Panginoon. May isa hong tanong, bakit kaya ang mga tao, no? Pagsasabihan mo, punta tayo sa movie house. Yes, yes, yes! Sige, sige! Libre, libre! Ano yun? X-Men? Ano ba yun? Talaga yung mga tao, no? Diba, yung mga kabataan, uy, uy! Punta tayo sa, ano, sa Bolong! Bolong, Bolong Beach! Ay talaga, iiwan yung ano, yung labada, yung ano. Ay, ano tayo? Punta tayo sa, ano, may mga artista doon. Uy, sige, sige! Pero bakit kaya, no? Pagsabihan natin yung ibang mga tao, punta tayo sa Bible study, ano ayo tempo? Anda kita iglesia, ano ayo tempo? Por eso, el Señor tabus ka ngayon, mga hente, tapikuragatele, talyama, eto ya ese. Whom God is calling is you and all of us na magamit tayo sa Panginoon, na tayo ay mga dalaho ng souls sa Kanyang kingdom. By the way, we are not building our own kingdom. We are not building our own religion. We are building the kingdom of God. Sabi ho ni Lord, sa John 3:16, if you can recite the verse with me. Here we go. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever will believe in Him will not perish, will have everlasting life. So kailangan ho, puntahan ho natin sila ho, mga kapatid. Ang versikulo ho, na nabasa ho natin, this is about soul winning. Sabihin ho na natin, soul winning. Pareho kasi itong tatlo, no? Pangalawa ho, the Great Commission. Yung pangalawa ho, evangelism. Isa lang ho ang kahulugan niyan. Yung tayo ho ay humayo at saka ishare ho ang salita ho ng Panginoon sa hindi pa ho nakakaalam. At dalhin ho natin sila sa kingdom ni God. Itong versikulong to, this is a passage of evangelism. This is a passage of Great Commission. And this is a passage of soul winning. And here we go. Tingnan natin. The Great Commission does always have two particular players. Sabi yun ang salita ng Panginoon, binasa natin kanina. Unang-una, they are the preacher. At ang pangalawa ho, the sender. Kung balikan natin ang binasa natin kanina, sabi yun dito, si Pablo itong nagsulat ho sa Book of Romans, sabi yun niya, how they are to preach. So, meron talagang preacher. Unless they are sent. So, the sender. Kaya na, dalawa hong great players. Paano daw makapagpangaral ang mga manganaral, ang preacher? Kung wala daw din po, kung wala din daw pong nagpapadala, these are the sender. Kaya nga, kailangan to natin itong dalawang klaseng tao to. But you know, ladies and gentlemen, often as it is, may tao pa dyan? Preachers and senders are only one person. Pero, generally, they really are preachers, gaya ko po. And there are also exclusively senders. Pero, ladies and gentlemen, often, no? Itong preachers at saka senders
they also are one person. Ibig sabihin, yung mga preachers are also at the same time senders. Preachers, alam po natin anong ibig sabihin nun, yung tagapagsalita, ano ho. And I'd like us to understand, ladies and gentlemen, preachers are not the own, preachers are not exclusively the pastors. You also are a preacher, amen? Amen. Anytime tayo ho ay magsishare sa salita ho ng Panginoon, you are already a preacher. You may not be a pastor, but you are a preacher. Hallelujah, amen? Amen. Sabihin mo na yung katabi mo, sabihin mo, you are a preacher. Pero ito yung pag-usapan natin ngayong umagang ito, the senders. Kasi these are equally important ho sa evangelism, sa soul winning. The senders, ladies and gentlemen, are the financiers in the kingdom of God. Financiers, these are the people, the men and the women who help the ministry. These are the men and the women who has the gift. Ito yung mga tao na may regalo galing mo sa Diyos na magdudraw galing sa kanilang pocket at magbibigay talaga ho sa kingdom ni God. Hindi ho nag-aatubili at hindi ho nag-aalangan na magbigay ho sa kingdom ni God. Kasi alam ho nila na ang dahilan ho bakit sila bili-bless ng Panginoon para hindi lang ho magpalago sa kanilang sarili. That primarily bakit bini-bless sila ho ng Diyos para ho sila ho'y tumulong sa pagpalago ng kingdom ni God. May tao ho dyan? Yun ang ibig sabihin ng senders. Now there is this truth and reality I would like to present to you. Ladies and gentlemen, here we go. Sabi ho dito, it takes money to fulfill the Great Commission. And you know what? Other people would always excuse to say, ah, bakit kailangan pa kaming magbigay, Pastor? Alam ninyo, God provides. Totoo ho yun. But alam din ba ho natin, totoo nga, ang Diyos ho, siya ay nagpo-provide sa lahat ho ng ating mga needs. Sa needs ho, sa kingdom ni God, sa pagpalago ng kanyang ministry. But you know what? The usual and the only way how God will do them is He uses His people. Ang ginagamit ho ng Diyos ay ang kanyang mga anak to supply the needs of the ministry. May tao ho dyan? Alam ba ninyo, much in our time and in our generation, nothing is free already. Do you understand? Nothing is free. Minsan ho, nagki-crave tayo ho, hindi naman palagi. Ang sarap naman kumain ng spaghetti sa Jollibee. Barato lang ho ang spaghetti sa Jollibee. 50 siguro, ano? Pero may bayad yon. Hindi ho yun libre. Amen? Ay. Nakita ko na isang araw sa TV, sabi mo, ang tamis talaga siguro ng Jayco. May Jayco na sa sapuan ka. Hello, amen? Alam niyo ba na hindi yung libre? Ilang years na nakaraan, prayer talaga ho namin sa Panginoon. Yung mga dati na hong mga regular members sa church, nakikita kasi namin yung dahan-dahan ho na nag-i-increase, nag-grow ho yung membership ho natin. Okay lang ho, yun sa atin noon, yung ano, yung electric fan. Kasi, hindi man, ano, yung mapili yung taga-ax, totoo ho yun? Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi tayo mapili. Pero talagang mainit talagang sa Buanga, no? Ano? So, na pinag-pipray natin, Lord, bigyan niyo po kami ng aircon. Presently, meron ho tayong limang aircon sa church. Kasali na dun yung sa office. May isa ho tayong hindi na magamit. Aning sana ho yan, ano? Isang araw, naalala ko, while we were worshiping the Lord sa maliit hong simbahan natin, dati yun doon, may bisita ho tayo isa hong pamilya, mga inchik. Ako'y naka-long sleeve kasi yun ang ano ko, paborito ko po. Dami kong long sleeve talaga, eh, bigay yun ng Panginoon. At naka-kurbata ako nun. Dahil sa init, gaya ngayon, pawis talaga ako. Naalala ko ang song leader at the time was si Amam, si Engineer Enriquez, no? Nakagitara siya. Payat pa si Amam at the time, pero guwapo na talaga, ano? Kanta ng kanta, pawis na pawis din siya.
Tsaka may ilik kahit gaano ka ano yung electric fan ng ano yung tuli no ng pag andaho ng electric fan pero mainit mainit pa din talaga kasi nasa top floor tayo ho nung dating simbahan ho natin. At saka yung bisita ho natin unang pag-join ho nila sa church. In-invite ko ho, nagpunta ho sila. Isa ho pamilya, pay-pay-pay-pay din sila. May electric fan pero hindi ho, hindi talaga kaya sa ano sa kanilang siguro sa kanilang system at saka mainit talaga, pawis na pawis ho. Then the church ended very high yung pag-move ho ng Holy Spirit. And we went home. Following day ho yun, hindi ko talaga makakalimutan ho yun. Hapon ho yun ng Lunes. Nag-text ho yung isa sa mga miyembro ho ng pamilya, yung ano yung sister. Sabi niya, Pastor, kung may time ka this afternoon, pwede ka ho pumunta dito sa bahay. Ang kanilang bahay nasa Baliwasan. Gusto po akong tumulong sa inyong simbahan. Pastor, magbigay ako ng 50,000 peso. Pangbili ho ng electric. Hindi pala, pangbili ho ng aircon. Yung una hong dalawa natin aircon, galing ho ng sister na yun. I believe yung sister na yun, she is a sender. Nakuha ho ninyo? She telling me, Pastor, I believe in your ministry. Sabi ho niya, you are a preacher. Naawa ko, Pastor, nung nakita ko kayo, Pastor, kunti lang ho to. Pastor, mong isabi ho sa simbahan. Pwede hong ma-share ang testimony, but never her name. To give glory and honor to the Lord, tumulo talaga yung luha ko, mga kapatid. Sinabihan ko, Sister Delia, tinawagan ko si Amam. Am, simula na siguro to, Am, na hindi na tayo pagpapawisan. Balin pa kasi yung simbahan na natin, talaga. Full, ano yung? Praise the Lord, ah. Pati yung mga song leader, mga drummer, yung dating ano drummer ho, taon nito, long sleep na din. Kasi dumating ang panahon na kailangan talaga natin maghanap ho ng malaki-laking lugar. Ito na ho. Hindi nagdagan ho ng Panginoon yung mga ilan pang aircon. Pero alam ba ninyo na kulang pa talaga yung aircon mission natin? Amen? Darating ang panahon na magkaroon din tayo ng additional aircon. Kayo din, pupunta kayo ng church na makakaano din, maka-code din. Ang ganda naman, amen? Aminin naman, di ba? Pag gustong-gusto natin sa KCC, kasi malakas yung ano doon, yung aircon, di ba? Maghahanap talaga tayo ng upuan, hindi talaga doon, al pastor, atin-atin lang. Pumunta ako ng KCC, hindi doon sa ano, sa grocery. Hanap lang ako ng upuan, pupupo doon. Kasi yung ano, ang init o, di ba? These are, yung tinatawag na comfort ba na mag-worship tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagpipili, pero may desire tayo. But alam niyo ba, kapatid? Sa paggamit ho natin ng aircon, we incur electric bills. Sinong nagbabayad nun? Ha? Hindi po ako. Sinong nagbabayad dito? Tayo hong lahat. Hindi pa kayo nagtataka? Hindi ba kayo? Kasi akala ho natin, mga kapatid, walang tumutuloy mo sa atin taga ano, sa ibang lugar. Yung ano ho natin, yung for example sa kuryente, sa tubig ho, galing ito ho sa ating binibigay. Yung tithes at saka offering ho natin. At ito ho yung bulaga ko sa inyo. Hindi siguro ninyo mga alam, hindi siguro ninyo alam, mga kapatid, pero ito yung gustong ipaalam ng Diyos sa inyo. Sa inyo ho lahat. Sabi ho ng Panginoon, anak, ako'y nagagalak sa iyo. Anak, mahal na mahal kita. At na mahal kita, hindi ho sapagkat nagbibigay ikaw. Mahal na mahal kita, sapagkat mahal talaga kita. Pero gustong ipahiwatig ng Diyos, ipamalas ng Panginoon sa iyo ngayong umagang ito na ina-appreciate ng Diyos. Bawat linggo, pag pumunta ho tayo dito sa simbahan, tayo ho'y naghuhulog ho ng ating mga ikapok sa Panginoon. Salamat doon. Kasi kung hindi kayo nagbibigay, sakit ng ulo ho yan sa akin. Salamat naman ang pag-isa Panginoon na hindi kayo nagbibigay ng sakit ng ulo sa pastor. Amen? Na I didn't grow older. I praise God for that. Amen? Ang ganda ho ng third floor, ang buong third floor atin ito, mga kapatid.
Kahit anong gagawin natin dito, mag-worship tayo, yung sa camping, lobby yung ano natin. Masaya-masaya yung taga-talusan. By the way, yung last camp po natin, binigay mo natin yung the best po sa ating mga kapatiran. Ganun yun sa Panginoon. Pag para sa Panginoon, the best. Amen? Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo, para sa Panginoon, the best. Parang hindi yun lahat eh. Yung sa katabi mo, sabihan mo, para sa Panginoon ay the best. Paano naman, pag si Lord nagbibigay sa atin, the best. Amen? Yung trabaho mo, the best yan. Yung asawa mo, tingnan mo yung asawa mong babae, asawa mong lalaki, the best yan. Kahit wala na yung book. Amen? The best yan. Yung mga anak mo. Kaya nga, pag tayo, yun ang ibig sabihin ng pag-ibig. Worship kasi is pag-ibig. Masaya-masaya tayong talusan, brethren. Kasi 24 hours yung aircon, wala kasi sa kanila. Pinapakain mo natin ng masarap. Kaya na hanggang ngayon, magdadalawang, hindi ba na, more than a month na ho, tawag ng tawag pa si pastor, yung pastor natin doon. Paralyze kasi yun, half-body, no? Pasalamat ng pasalamat sa istupaw, sa ano, nag-birthday siya, Ate Vicky, yung ano, yung red ribbon. At saka yung mga kapatiran, masigasig talaga nagsiserve sa Panginoon. Bakit po? Kasi nung pumunta sila ho dito, nakita ho nila yung tunay na pag-ibig natin, na pinakita at minamalas ho natin. Amen! Amen! At masaya ang Panginoon. 24 hours ho yun ang aircon, tatlong araw. Nung tinanan ko yung bill, umabot ho, malapit 7,000 yung bill ho natin. Kaya nga ho, I'd like us to understand that it takes money to fulfill the Great Commission. Kaya may isang bagay ho na gusto kong ibura ho sa ating mga mind kasi mali ho itong narinig natin noon eh. Maling katuruan. Sabi ho nila, money daw is the root of all evil. Hindi ho. Kaya nga sabi nila, mas mabuti pang maherap. Kasi pang maherap ikaw, malayo ikaw sa evil. Baliktad yata, no? Kasi pag wala kang pera, nag-hold up yung tao, ano? Nagnanakaw yung tao. Saka kailangan magtrabaho. Masakit ho yan sa nanay pag hindi mo mapapaaral yung anak kasi wala kang pera, di ba? Di ba? Kailangan no, di ba tayong mga nanay, uy, malaki ka na, tapos ka na sa pag-aaral, kailangan may trabaho ka na, huwag magbabatong-batungan. Kasi ho, ladies and gentlemen, may CCP ho yan eh. Ang pera ho, it's just but a medium. Blessings ho yan galing sa Panginoon. Kaya pag magbabanat ng buto tayo, pag magtatrabaho tayo, ibibless tayo ni Lord. Pera lang ho yan. Noon kasi, wala pa yung notes. Yung ano, yung tender ho natin, wala pa yan. No, coins pa ho. Yung ano, yung sa olden times pa talaga. Then sabi nila later, hindi na daw tayo gumagamit ng cash. Ang society daw natin will become cashless. Everything will be by credit na ho. O, sa card na daw. May ibang mga bansa at saka ibang syudad na ganun eh. Hindi nagdadala ng pera. Yung transaction nila. Oh. At saka eventually, alam po natin ang sinasabi nyo ng Biblia, it will be by the mark. Dito ho, sa right hand at saka dito ho, sa forehead. Sabi ho ng Biblia. Now, listen to me. Sabi ho ng Biblia, okay, ito yung correction na gusto kong ibigay. Sabi ho ng Bible, the love of money is the root of all evil. Yung mahalin mo, yung pera ba? Yung wino-worship mo na yung pera ba? Mas mahalaga pa ang pera kaysa pamilya. Mali ho yan. Mas mahal pa yung pera kaysa sarili mo. Kaya nga ho, kumain ng saktong oras. Amen? Hindi pa ako gutom. Kailangan itutuloy ko itong trabaho ko mag alas 4 na ng hapon. Hindi ka nag-breakfast, hindi ka nag-lunch. Alas 4 na ng hapon, babalikan sa katawan mo. Mahalin mo yung katawan mo. Sapagkat your body is the temple of the Holy Spirit. Paano ka mag-worship kay God? Makapag-focus sa pagtaas ng kamay, paglinggo. Pag-tiyan mo ay kumukuluho sa hyperacidity. Eh, parang ulcer na yata yan eh. May tao ba ho dyan? Pero, generally, hindi ho masaba ang pera. Magkano yung pamasahe ng tricycle pagpunta mo dito sa simbahan? Hindi ka pwedeng makapag-negotiate ho sa driver.
Mamang driver, ako po'y born again. Pupunta ako sa simbahan. Pastor ho namin yun, si Pastor Burley. Punta ko ng Acts. Libre ha, in Jesus' name? Hindi pwede. Amen. Kailangan mo na. Kaya na ako mga kapatid, it takes money to fulfill the Great Commission. Nagkaroon ho tayo ng camping tatlong beses mula ho nung Pebrero. Isaling mo pa sa Disyembre, apat. Alam ba, ang ganda ho ng camping natin, amen? Sino yung naka-join? Ang nagluluto, sina Ate Vicky, sina Sister Delia, yung mga nanayo natin, Sister Rose. Dami nating Rose, no? Rose Mercado, at saka si Rose, Ate Rose de la Cruz. Nag-i-enjoy talaga tayo, no? Nag-i-sigasig talaga tayo sa Panginoon. Praise be to the living God. But alam niyo ba, every camping ho natin, we spend 10,000 pesos. Pastor, saan yung nakuha? Yun na nga eh. Ang tanong, ako wala akong pera. Galing yun sa mga kapatiran. Amen. Nagtutulungan-tulungan ho tayo. Amen. I'd like you to say daw this line with me. It takes money to fulfill the Great Commission. Sige daw. It takes money to fulfill the Great Commission. I'd like us to say it louder daw. See, 1, 2, 3. It takes money to fulfill the Great Commission. Halos lahat ko tayo, galing mo tayo sa wala. Makinig kayo ng maigi. Ito yung promise ni Lord sa atin. Wala tayo, no? Walang pera, yung pamilya ho natin, may hirap. But listen to me, ito yung promise ni Lord. God will make you great. Amen. Galing ka sa wala, you are a nobody. He will make you a somebody. Amen. Would you like me to name names? Dami na hong mga anak ho natin na talagang sila ho'y binibless na kalabas na ho. Walang-wala ho sila noon. But look at them, how the Lord is blessing them today. Gagawin ho yun ng Panginoon sa isa't isang buhay natin. Makinig kayo ng maigi. One day ho, kung dito pa tayo at that time, pag magpunta ho tayo sa simbahan pag linggo ho, magkukos tayo ng traffic dyan sa baba sapagkat kung hindi tayo lahat, halos lahat ng sa atin magkakaroon ho ng sarili nating sasakyan. Amen! Palakpakan natin sila. Siguro ngayon nagre-renta pa tayo ng bahay. One of these days, I will be very busy already of your invitation. Pastor, padedicate ko yung bagong bahay naming nabili. Amen? Pastor, pasali ko din yung swimming pool namin. Pastor, ha? Ang ganda nun, amen? Sabihin mo yung katabi, sabihin mo, gagawin niya ni Lord sa inyo. Amen. Amen. Gagawin niya ni Lord sa atin. Yan si Sister Rose, no? Mahal ko talaga yung pamilya niya. Naglalabalang po yan si Sister Rose sa mga kapitbahay namin. Ang unang nakapagtapos sa kanyang tatlong mga anak, yung kanyang panganay na nasa Saudi ho, nurse. Tinaguyod talaga ng sister. Ayun o, si Jenny Rose na doon sa likod, ang ganda ng bata. Puting-puti talaga, no? Nagtrabaho yan sa Sampen Hospital. Kagagrad, hindi pala, kakapapag-pass lang pala. She just passed the examination, board examination sa medical technologies. Dalawin sila yung klan-klan, no? Kapapasa lang ho. Tingnan ninyo si Sister Rose. Gaano ka baba yung ano ho. Pasensya na ho sa Tagalog ko, pero English ganito. How lonely were their lives, but God is able to make a somebody out from nobody. Yun ang expertise ko ng ating Panginoon. Si Miko, fourth year na yata si Miko ngayon. Saan si Miko? Miko, third year ka na, dalawa na lang taon, may engineer na din si Sister Rose. Istoryahan na mo, tulo na lang katuig siguro. Monay kinakuan, Sister Rose. Ah, Sister Rose ganyan, eksugod na. At trabaho nito ni Sister Rose, akin-akin na lang, ano sa bahay na? Ako na lang binabantayan niya, yun si Candice, no? Kiki, Kiki, kain ka ng Kindi, Kiki. Bisaya kasi yung ano ko sa kanya. Ganun yung gagawin ni Lord, pero mga anak, mga kapatid,
gagawin ho yan ng Panginoon sa atin as a covenant. Ang dahilan doon, gusto ni Lord na maging preacher ikaw sa kanyang salita. Amen? Generous, ay kalimutan na dahilan. At pangalawa ho, gusto kang gagamitin ho ni Lord to become a sender of His Word. Amen. Nalala ko nung earlier years pa talaga sa ministry, yung collection mo natin sa tithes and offering mo natin, kukunti talaga, tsaka hindi pa kaya talagang mag-sweldo ho sa akin, ano? Binigyan kami ng negosyo ni Lord noon, yung sa Jews, 13 years talaga, kakaroon ng yung mabigat. May ikwento ko sa inyo yun, sa Jews. May mga panahon yun na yung kulang-kulang ho yung sa mga bayarin mo natin. Then I would give our proceeds to Sister Delia and sabi namin, kailangan natin tulungan ang ministry. So tinutulungan ho namin ang ministry. Tatlong taon siguro yun, no? Hindi ako nag-receive ng salary. We help also the work of God. And you know what, ladies and gentlemen? Ang Panginoon ho ay hindi siya maramot. Na ano yung pagbibigay kasi natin, nagtatanim ho tayo. Amen? Minsan nagtanim tayo ng mangga, namamatay yung buto. Pero pag magbigay ikaw sa kingdom ni God, yung tinatanim mo, hindi yun namamatay, mga kapatid. Tumutubo ho yan, nagmumultiply ho yan. And you know what? Sabi ho ng Lord, they will bear fruits and the fruits will be 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Sabi ni Lord, when He blesses you, He's seeing to it na yung blessings will be running after you. Amen? Ikaw, pampagugang exclamation, ma. Yung blessings ni Lord, nagre-run after you daw? At saka sabi yun ng Bible, will overtake you. Kayo ba ay nalunod na ho? Nung naligo kayo, kasi hindi kayo marunding, lumahoy? Ako, nalunod na din ako eh. Diba? Pag nalunod ho tayo, literally, mamamatay ho tayo. But listen to me, brothers and sisters, pag tayo ay lulunurin ng blessings ni Lord, mabubuhay ka talaga, kapatid, sa gala at saya. Amen? Yun ang bibigay ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Tingnan natin si Jesus. I would like to show to you two instant times that the Lord used money or needed money. This is the Lord Jesus. Okay? I'd like us to read Matthew 17:27. Ang sabi diyan, one instant of the minister's needs. Basahin doon natin yung caption ho. Sige ho, 1, 2, 3. Go to the sea and cast a hook and take the first fish that comes up. And when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for me and for yourself. Isang araw ho, siningilan ho si Jesus ng buwis. Kaya nga, walang libre. Si Lord niya, anak ng Diyos si Jesus. Siningalan ng buwis. Sabi ni Jesus kay Pedro, may pera tayo. Sabi ni Pedro, Lord, teka muna. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, para makabayad sila sa buwis. Mga kapatid, prayer natin sa Panginoon, hindi tayo makuputulan ho ng kuryente. Amen? Prayer natin kay Lord na buwan-buwan makapagbayad tayo sa rento natin. Amen? Na tuloy-tuloy ho yung ministry. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, pumunta ka doon sa tabing ilog. Yung miracle provision ba ni Lord? Mamingwit ikaw. Yun ang nabasa natin. Ang unang kuha mo, yung isda. May paano yung sa Tagalog? A coin is stuck at the mouth of the fish. The cost of it is a shekel. Hindi ko alam how much is a shekel this time. Pero magkano ba yung buwis ngayon? Income tax, yung personal income tax. At saka dalawa sila eh. So yung siguro ang equivalent. Sabi ho ni Lord, mamingwit ka, ang unang isda na makuha mo, buksan mo ang bibig kasi coin. Ano ba yun sa Tagalog? There is a coin in the mouth of the fish. Take that coin, pay your taxes and my tax. Pay your tax and my tax. So talaga, pumunta talaga si Pedro. Bingwit na, luoy ako ni Pedro, no? Draw! Inagis niya yung kanyang line.
What pakabot 5 minutos. Ikurog naman ang iyang ano, ang iyang ano, ang si tawag na iyang lang dili lambo, ang iyang nylon. Iyang signet. Pag signet niya, pagkuha niya, porting nagro ang mga egzon. Kaya ang isda sa Middle East, El Pech Kawalya, ano yun? Saan ang plapta ka ni Sister Delia? Tilapyang malaki, ganito kalaki oh. Ang isda kasi sa Middle East, binuksan niya ang bibig ng tilapya. Hindi pa talaga ano, nalunok yung ano, yung coin. Kinuha ko ni Pedro, nakabayad doon sila sa kanilang taxes. Amen? Sa ating panahon, iba yung pamamaraan ng Panginoon. Hindi yan magsabi si Lord na you go to the waters at saka ang unang ano mo, hagi sa isda. Ibinwit mo. May nakatalig dyan o 6,000 pagbayad dyan sa kuryente. Hindi. Pagpaminwit kasi mga kapatid, evangelism yan. Amen? Pag tayo'y nag-i-evangelize, nagagalak ang Panginoon, kaya nga tinatouch niya ang buhay ng tao, ang tao ang magbabalik at saka magsabi, pastor or sister or brother, magbibigay ako para ho sa ministry. Amen. Kaya nga nai-enjoy ho natin. I tell you, ladies and gentlemen, nothing is free. Amen? God provides but He will use His people. The second passage is from Luke 8 verse 3. Basahin natin, sabi dito, Jesus financiers of His earthly ministry. Oh, may mga financiers si Lord. May mga senders si Lord. Sino yun? Karamihan sa kanila, mga babae. Basahin na natin yung caption daw. 1, 2, 3. And Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto Him of their substance. Marami palang supporter si Lord. Si Jesus nung na kanyang ministry, kaya pala, 12 ang kanyang apostoles, mga asawa pa nila at mga anak. Si Lord ang nag-defeat sa kanila. Pumupunta sa isang lugar and then to another city, and Jesus would perform, you know, crusades, big crusades, yung malalaking ano. Paano niya yung ginawa? Kasi sabi dito sa Bible, marami siya hong miyembro. Marami hong, ano yan? Many were His supporters. May 2 ho o 3 mga babae na pinangalanan, sino-sino sila. May member ho tayo na ang pangalan ay Joanna. Ang ganda ng pangalan niya, si Joanna. Ang kanyang husband pala, ang pangalan daw, si Chusa. So silang dalawa, nag-minister yan. Nagtutulong. At ang trabaho daw ni Chusa, he was a steward of King Herod. Ibig sabihin, malaki ang kanyang, ano, ang kanyang sweldo. At ang pangatlo, merong Susanna dito. Ang another woman na nagsusuporto sa ministry ni Jesus Christ was Susanna. Sa ministry ho natin, mga kapatid sa Acts Ministry, kayo ho, tayong lahat ho, ang supporters ho. Amen? Tayo ho ay, ilagay ho natin yung kamay ho natin sa puso ho natin. I'd like us to say the word, I am a sender. Palakpangan ho natin si God. I'd like us to read out this night together, brethren. 1, 2, 3. It is a privilege to be a sender in the Great Commission. Privilege talaga yun. After sa election ba, isinulat sino-sino yung nagsusupport kay ano? Kay Marojas, kay... meron ako isang kakilalang ni Jose Antonio dito. May sinuportahan mo siyang ano, isang party list. Nagbigay ko siya ng 3 million. Itong party list na to, talagang palagi na nanalo. A businesswoman, Chinese businesswoman. May access kasi ako yung sa ano namin, sa media, yung mga news. Sabi ko, nagbigay siya ng anong kalaki, no? Pero mga kapatid, kung magbibigay tayo, mag-donate tayo sa ganitong organisasyon, sa ganyang organisasyon, mawawala lang yan. Amen? Alam niyo ba? Kasi heaven and earth will pass away. Pero pag kay Lord, it will not. Amen? Sabi nga ni Lord, pag mag-ipon ho tayo, pag may pera ho tayo, huwag natin iipon yung dito sa mundo na ano yun, yung pera ho daw natin, ano, magra-rust lang ho yun. Ano ba yung rust sa Tagalog? Kakalawang lang, ano? Amen. Yung pera ho kakalawangin. Saka yung pera, pwede hong nanakawin. At saka daw yung termites,
Kayo ba naka-experience na yung pera na hindi nilalagay sa banko, nilalagay yun sa aparador, tokador? Tapos yung 5,000 na tag 100 o 5,000 na tag 220, talagang tinatago-tago mo yan. Tsaka tinitingnan din nga, iniinit yan. Pero pagbalik mo, hindi mo natingnan dalawang buwan. Kinain na pala ng ano yung term sa Tagalog? Ng anay! Pagkita mo yung 5,000, wala na. Itinala ng anay, sabay bisma. Pero pag tayo may nagbibigay sa kay Lord, sabi ni God, nag-iimpok daw tayo mga kapatid sa kingdom ni God where moth and rust doesn't eat and where thieves do not rob. Amen? Sabihin na natin, it is a privilege to be a sender. Sige nga, 1, 2, 3. It is a privilege to be a sender. Sabihin mo yung katabi mo, I'd like you to pat the back of that brother or sister. Sabihin mo, it is a privilege to be a sender. Amen. Amen. I'm almost done. Let me just run this through. 3 more points. Okay. First of all, I'd like us to talk about this woman. I will zero in particularly about our tithes and our offering. Okay. By the way, ano yung tithes? Sa Tagalog yan, ikapo. Yung the tenth of our income, how much is your salary? Maybe your salary is 7,000. You ought to give God 700 out of your 7,000 salary. Yun ang sugo ng Panginoon. It is a test of obedience and test of love. Gaya ba ng asawa ho natin? Malalaman talaga ng asawa natin na love pa natin sila pag pag-uwi ho natin, yung sweldo ho natin, binibigay ho natin. Alam yan ng mga asawa natin, di ba? Kasi alam nila yung facelift. Ganong kulang ni Chris May. Galing kasi ko. Galing ako na. Diyan sa... Nakagtasan sa Trismila. Saan galing? Ang galing yan. Diyan sa barka. Diba? Alam ng mga asawa natin, love natin kasi ano, sa Panginoon, hindi ho lahat. The tenth of our income is just but little. I would like to prove you, how much are you spending of your loan. Kahit anli-anli yan, sa isang buwan siguro, iba ho sa atin, makapag-spend siguro ng 900 pesos sa anli-anli lang, no? Sa hi, hello, I'm fine, thank you. Di ba? Magkano yung ma-spend mo sa Coca-Cola sa buong simana, sa buong buwan? Kaya nga ho, nagka-diabetes. Amen. Tenth lang yun sa Panginoon. Konti lang yun, mga kapatid. Basahin nyo na natin, ha? Bakit itong babaeng to, nagbigay siya ng kanyang tithes? Siya daw, just to give you a background, siya ho'y balo. Wala hong trabaho. At ang magbigay daw niya sa Panginoon ay dalawang ano lang. Sa Bisaya na, duha kadako. At paano yun sa Tagalog? Dalawang ano, 2 mites sa English of 2 mites. Basahin nyo natin. Sa dito, the woman threw her tithes. Why? Bakit kaya? Masahin natin na ang caption daw, 1, 2, 3. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which made a parting. Maliit talaga. Kasi walang ibang trabaho babae, siguro lang bandera lang. So kailangan ibibigay niya, yung ano lang talaga, karamput lang. Doon siya doon pumunta ho doon sa templo. Si Jesus nandun ho sa gilid at kanyang mga 12 apostoles. You observe how the people give. Hala, si Lord pala, mamaya, saan tatayo? Di sa likod, dito. May isang mayayaman, malaking tiyan, ano? Ano yun tawag ito? Ano yun? Yung tatlong pangalan? Ano yun? Ano yun? Romeo, ano yun? Rogelio, galing! Saan yan? Laking tiyan ba? Rogelio? Palabas yung ating ibibigay ngayon sa ating open basket.
Mamaya muna, Rogelio, 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 kasi wala pa masyadong tao. Ay, Rogelio, 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 marami nang pumapasok sa timlo. Palabas yung ating ibibigay, sako-sako talagang ibibigay, pakitang tao ba? So, binuhos to, kasi wala pa may notes sa una, no? Golden, at saka, ano yun, silver, at saka copper coin. Ay na, kada huling yung klak, 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 darangugin, no? Darangugin. Pero may isa ng babae na nasa likod, hinintay talaga niya na wala ng ibang tao, si Jesus na lang yung bigtabong dalawa. Kasi nahiya siya ang kanyang ibigay, dalawa lang mites. Nung siya yung lumalapit na ho, mga kapatid, umiiyak yung babae. Sabay ho, nagpipray sa hinawakan niya yung kanyang tights. Sabi ho dito sa Bible, hindi ho inihulog sa babae. Sabi ho dito sa Bible, inihagis. Bakit kaya lalaki sa 20 peso? Sino yan? Si Manuel Rojas? Pinalitan na nga nila yan eh. Si Ninoy, ang ano talaga, ang bihira lang mga ibagay sa tithes and offering, kaya palagi si Ninoy gano'n mo? Kaya nga yung babae may struggle sa kanyang loob, ibigay ko ba to o hindi? Pag ibigay ko to, anong kakainin ng aking mga anak? Ibigay ko ba to? Ay, ibigay ko ba to o hindi? May struggle ho, sa kanyang loob. Kaya na hindi. This is a test of obedience. This is a test of love. Kaya na ho, tumakbo yung babae, inihagis ko niya ang kanyang offering. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen? Punta ho tayo sa pangalawahong punto. Ito yung I'm going to explain. Yung ititesto natin ang Diyos ba? Itatry ho natin ang Panginoon. Basahin ho natin sa Malachi 3 verses 10 to 11. Sige ho, a little smaller yung fonts, but I just believe that all of us can still see the lines. Okay, ho? Basahin ho na natin 1, 2, 3. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more meat. I will rebuke the devourer for you so that I will not destroy the fruits of your soil and your vine in the field that shall not fail to bear, says the Lord of hosts. I would like to explain this very brief. Yung babae, after she gave the tithes and offering, umalis ho. Nagbubulong-bulungan si Jesus sa labindalwa. Sabi ni Lord, sa nagbigay kanina yung mayaman at saka yung balok, sino yung natanggap? Sino yung nalugdan ng ating ama? Hindi yung makapagsalita yung ano. Kasi sa atin, yung marami, di ba? Yun ang inisip siguro ni Pedro. At saka yung ano. Sabi ni Jesus, the widow woman. Alam ba ninyo, kahit hindi yung nasulat, yung dalawahong naibigay ng babae, bumalik yun sa kanya. 30-fold, 60-fold, 100-fold. Dalwa times 6 times 30, how much? 60. Times 30, 60. Yung 60 times 2, dalwa, no? It's 100. It's 120. Yung 100 times 2, dalwa kasi, became 200. Sabi ho dito, pag nagbibigay tayo ng tithe sa Panginoon, we are testing God. Tinatry ho natin ang Panginoon ba? Pareho ba? Pag magsabi ako, yung ano, sakit na yan na nasa gilid ho natin, may kuryente yan. Sigurado, may kuryente yan. Depende na yan sa inyo kung i-test mo ninyo, i-try mo ninyo. Siguraduin ko daw na may kuryente. Puntahan ko daw, pastor. Yung kamay ko, isuksok daw na ako eh. Kit kanay pataig soon, makulog yung gan. Kasi may kuryente yan, you try, you test, amen? Pag nagbibigay kasi tayo ng tithes, tinitesto natin ang Panginoon na totoo ginagawa ho niya. May resulta ho. Sabi ni Lord dito, He will open the windows of heaven. Ang langit ho ay may mga windows. Amen? And the Lord says, He will pour out His blessings to us that
there will be no more needs. Sa, this is from the English Standard Version. Sa King James, sabi doon, there will not be room enough to receive it. Sino sa atin dito? You don't have to raise your hands. Pero, you have tried it. Nung unang beses nagbigay kayo ng tithes, bumalik ang blessings ni Lord. Grabe! The Lord had been sending them from different direction. You only gave 200, ang bumalik sa'yo, 2,000. Sabi mo, totoo pala ang tithes. And I tell you, totoo talaga ang tithes. Tithes work. Sabihan mo yung katabi mo, tithes work. Tithes work. Subukan natin, pangalawang beses. Pizza 15 kasi no yun. Ngayon 30, binigay uli yung tithes. Ganun din, bumalik din ang blessings ng Lord. The brother, the sister did it, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth month. Ngayon, on the seventh month, sabi niya, marami pa kasi akong mabayaran. Lord, sorry ha na, Lord, ha? Ano mo na ngayon, Lord, ha? Yung pass mo na, Lord, ha? Ayun, nagka-problema na. Dami ko namang, ano, yung problema ngayon, dami kong bayarin. Si Bunso, nagkakasakit. Yung si husband ko, ano, dami. Pastor, hindi ko na alam anong gagawin. Brad, sister, isa lang problema. Sabi ho ng Bible, tayo ay hindi nagbibigay ng ating tithes. Amen? Ang sikreto kasi sa blessings ng Panginoon is when we are faithful in our giving. Amen? Hello? Palakpakan natin si Lord. Dito sa verse 11, ay sinabi dito si Lord, devourer. Sabi ni God, pag nagbibigay tayo ng tithes, He will rebuke the devourer. May mga devourer sa buhay yun natin. Yan. Yung negosyo masusuno. Yung mga sakit. Dami hong ano, magkano yung ano babayaran natin sa ano sa medisina, yung ano ba yan, yung 5-6 natin. Nung gagawin, ito yung mga devourer. Amen. Kumakain ho, nagnanakaw ho sa ating blessings. Pero sabi ni Lord, pag nagbibigay tayo ng tithes, si Lord ang magbugaw nito. Ano yung sa Tagalog? The Lord will keep them. The Lord will rebuke them. Hindi sila lalapit. Kaya nga, a tither is a healthy person. Amen? Hindi nakakasakit. A tither, ano yung negosyo niya? Nagpo-prosper yun. Amen? At saka, a tither mo, nagsasucceed sa kanyang buhay. Amen? Okay. And I would like to end here. Okay, this is the last point. The next question I would like to answer is tithing in the New Testament. Kasi, sabi nila, yung tithing nasa Old Testament lang ho yan eh. Hindi na nag-work sa ating kapanahonan, yung sa time of grace. May dalawang versikula akong ipakita ko sa inyo. Sabi yun sa Matthew 23 verse 23, si Jesus, sabi yun niya, in paraphrase, sabi yun dito, you give a tenth. Tenth, ibig sabihin, tithes. Sabi niya, you should have practiced the later. Si Jesus in the New Testament, sabi niya, kailangan gawin ninyo ito. But, sabi niya, at the same time, without neglecting the former. Ano yung former justice? May mga iba kasing simbahan, you know, nagbibigay sila ng kanilang ikapo, pero they are doing it religiously. Nawala ho yung justice, wala ho yung love, wala yung mercy. Pero dito sa church, ginagawa ho namin yan at the same time. We give our tithes, our offering, with love, mercy, and justice. Amen? Okay, another verse is in Matthew. No, it's in Hebrew 7 verse 8. Here, mortal men receive tithes, but there He receives them. Sino tong He sa there, sa heaven? This is Jesus. Of whom it is witness that He lives. Now, I want you to notice the tenses of the verse. Di ba sa English, yung present, past, at saka ano yun, future, no? The tenses of the passage, they are all in present form. Present form. Ito yung picture, every time we give our tithes and offering, sabi ho ni Apostle Pablo, nagulog tayo sa ating tithes and offering, dito daw sa mundo, mortal men receive them.
pastors, gaya ko po, are obliged every time nagbibigay tayo ng tithes and offering to signify or witness that they are accepted. You notice? We do not end our worship celebration without me praying for the tithes. I would always say, Lord, in Jesus' name, this tithes is being accepted for the work of the ministry. Why? Because mortal men. Sabihin mo daw, mortal si Pastor Sira. Mortal, tao. Amen, amen. Pero ano nangyayari mga kapatid? But there, dalawa pala ang ano, yung manifestation, pero ang totoo daw doon sa langit, He receives them. Ang ating Panginoon, in present form, receives them. Of whom it is witness that He lives. Buhay na buhay ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, in our time, sa New Testament, tithes and offering, yung the law of tithes and offering works. Amen? And here is the closing. Become blessed financially and try again. Amen? Amen? So, my prayer to the Lord Almighty that we will, all of us will be preachers. But let us also be senders. Amen? Tayo rin manalangin mga kapatid. Tayo rin tumayo.